kung mayroon nga raw maituturing na wais na misis, ito'y walang iba kundi ang dating artista turned self-made entrepreneur na si Nery Miranda. Improve every day. Tulungan ako ng asawa kong gumawa ng command center. Siya ang may bahay ng bokalista ng sikat na bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Okay, ano pa gusto mong i-harvest? At mami ng kanilang 4-year-old na anak na si Miggy. Don't worry. I'm going to hug you. Oh, thank you. Oh, hug ako. Hello mga wonder. This is Nery Miranda po. Andito po tayo ngayon sa Miranda's Rest House. Dito sa Alfonso. Tara, pasok po kayo. Today ay busy day naman talaga ni Nery. Full schedule ako ngayon. Meron ako mga meetings talagang, syempre kahit Zoom meetings yan, so kailangan natin attendan yan. Tapos ang dami kong pipirmahan. And of course, may mga iche-check pa ako sa mga negosyo. Mayroon lang namang mahigit sa 10 negosyo si Nery na siya lahat ang namamahala. Tulad ng Very Nery Beddings, Very Nery Sleepwear, Very Nery Wedding Gowns, Accessories, ang paboritong suka ng asawa ko. Ito kasi talaga yung tinitimpla kong suka sa asawa ko at gustong-gusto niya. Kaya tinawag ko ito ang paboritong suka ng asawa ko. At ang dami rin talagang resellers and distributors. At nito lang Enero, naglabas din siya ng The Wise Planner. Ito yung pinaka-latest. Ang stationery, wise planner siya na walang date, wala siyang year. So pwede ka magsimula kahit in the middle or kahit sa December mo pa ito simula. Bumibili din si Nery ng mga property sa Tagaytay at Alfonso Cavite para patayuan ng mga negosyo. Gaya ng Nery's Bake Shop, Nery's Not So Secret Garden na isa namang Filipino restaurant, Nery's Cottage at Miranda Rest House, mga bakasyon ang pwedeng rentahan sa Tagaytay. May mga franchise din siya na malapit nang magbukas. Lahat ng ito, isinasabay niya sa kanyang mommy duties. Mommy duty muna bago tayo mag-meeting. Kaya naman ang asawa niya si Chito, proud husband, sa kanyang hashtag Wais na Misis. Panay ang post niya sa tuwing may bagong achievement si Nery. At ito lang Abril, ibinahagi niya sa social media na nabili na ni Nery ang pinapangarap nitong farm. Ayon kay Nery, natutunan niya na maging madiskarte sa murang edad. Sa tulong ng kanyang ina. Nag-alaga kami ng baboy, tapos kumukuha ko ng kaning baboy sa mga kapitbahay. Pero hindi ko siya kinakaya. Parang pag kinakwento ko ngayon, proud ako, naranasan ko yon. Nung college ako, naglako ako ng mga ulam sa offices. So ang gagawin ko, uuwi ako ng bahay ng tanghali, tapos sasabihin ko sa nanay ko na magluto siya, and then ilalako ko yun tanghali. So instead of magpapahinga ako or nadudul lang ako, tatambay ako sa school, uwi ako para magbenta. Kaya siguro ganito ako kung ano-ano pinagbibenta ko ngayon. Habang naglalakad ako, makikinig ako ng online masterclass. Pero ang mga unang sabak daw ni Nery sa pagninegosyo, hindi agad naging matagumpay. Franchise dito, franchise doon. Tapos hindi naman ako hands-on at wala naman akong background sa pagninegosyo. So wala lugi. So talagang laking lugi ko noon. Like mga 500,000, 600,000, ganun yung franchise. Parang hindi naman pinupulot yun, di ba? Ilang gabing o araw na pagpupuyat ko yun sa pagtitaping. Well, ang natutunan ko dun sa mga failures ko nung unang-una, huwag mo isugal lahat ng pera mo sa isang negosyo. Tinuruan ako ng asawa ko na parang, sabi niya, pag may 15,000 ka, yung 10,000 mo, ilagay mo agad sa banko. Yung 5,000, ayun lang ang gastusin mo. Sinunod ko yon. Pero noong taong 2015, pumatok ang gourmet tuyo ni Nery na sarili niya mismong recipe. Sinubukan lang naman daw niya itong gawin nang makakita ng gourmet tuyo sa kanilang bahay. Paunti-unting order lang daw ang natatanggap niya noon na mula pa sa mga kaibigan. Hanggang sa nagbenta na rin si Nery sa mga bazaar at madalas sold out. And the rest is history, ika nga.
yung pagnenegosyo ko kasi sa Gourmet Tuyo, 3,000 pesos lang yung start ko. From there, from 3,000, naging 12, naging 20, 25, 50, hanggang nung ano na, nagkaroon akong 100,000, and then 250, 500, and then yun. Parang, oh my God, meron na akong umaga 1,000,000 dahil sa pagtutuyo. Ngayon, mayroon na siyang mahigit sa 3,000 resellers. Ang kinikita rito ang ginagamit ni Neri para magbukas ng iba pang mga negosyo. Ang patuloy na pagsisikap ni Neri para raw sa ikagiginhawa ng buhay ng kanyang pamilya. Ang motivation ko, pamilya ko, especially anak ko, si Miggy. Ay, pagod na pagod ako. Pero pag nakita ko ni anak ko na, ay hindi, para sa anak ko to. Hi. I love your mommy. I don't want naman na, alam mo yung maranasan ng anak ko yun. Ang hirap na hindi ka makakapasok sa school kasi wala kang pamasahe. Or di mo alam kung papasok ka ba dahil hindi nakabayad ng tuition. Masarap lang ang mami magpaksin na isda. Taas ang pangarap ng nanay ko para sa amin. So, sobrang taas ang pangarap ng nanay namin. Gusto niya itawag namin sa kanya mommy. Kahit naman sa linoleum lang yung sahig namin at sa silong lang kami. Mag-aani tayo na. Mane. Doon ko natutunan yung pagiging madiskarte ko sa nanay ko. So gusto ko naman ngayon mabigyan siya ng magaanggaang na buhay. Gusto ko bilang ganti ba na mas spoil ko naman yung nanay ko habang healthy at naaalala niya pa, na-appreciate niya pa yung nakikita niya ngayon.